Ibig sabihin, kailangan muna tayong magdagdag dito sa ating needle adjuster. Kailangan. Hello mga kabisik, welcome again sa ating YouTube channel, Motorcycle Basic Mechanic, wherein we can learn repairs and tutorials and vlogs. Please subscribe and click the bell for the updates of our latest videos. Thank you so much and God bless everyone. Alright mga kabisik, welcome again sa ating channel. At ngayon pag-uusapan natin ngayon, yung ating ito, tunuhan, yung ating screw sa ating carb, itong ating needle, itong ating adjuster, okay? At saka yung ating main jet ng ating carb. Yan, so, kasi mayroong nagtatanong sa atin na bakit nagtunos sila ng yung kanilang carburetor ay halos malaglag na yung tunuhan nila is lean pa rin yung kanilang plug reading. Okay, sa mga ganitong klaseng carburetor kasi, okay, ganito, dito sa baba, yung kanyang paglagyan ng kanyang screw, yan, is pag paluwagan mo siya, magiging rich dapat siya, ano, yan. Eh, maluwag na, no, naka 4 turn ka na, 5 turn ka na, para matatanggal na yung tunuhan. Eh, lean mixture pa rin yung plug reading mo. Siyempre, pag ganun mga kabisik, is huwag ka na dyan, dito ka na pumunta sa iyong needle adjuster. So, ito. So, babaguhin mo ito ngayon, no? So, ginawa naman yung base mo sa tunuhan, wala pa rin, malalaglag na siya, lean pa rin, hindi siya mag-reach. So, ito, dadagdagan mo ngayon siya ng gas. So, ibig sabihin, itong adjuster natin, kasi sa stock natin, dyan siya number 3, nakabalance lang. Ilalagay mo yan sa baba. Okay, sa number 4 o number 5 para magdagdagan ng gas. Kasi nga, kahit luwagan mo yung tunuhan, itong tunuhan natin, lean pa rin. Ibig sabihin, kailangan muna tayong magdagdag dito sa ating needle adjuster. Kaya nga ginawa ng company yan para i-adjust natin kung talagang hindi makuha sa ating tunuhan, sa ating screw. Okay? So, bababa mo siya para magdagdagan siya ng gas. Kasi nga, lean pa rin kahit maluwag na maluwag to. Okay? Example naman, halimbawa, itong tunuhan natin, no? Rich mixture yung plug reading mo. Tapos, hinigpitan mo na siya, no? Para mag-lean sana siya, okay? I-rich pa rin. Kahit talagang higpit na, no? Mahigpit na yung ating pagtutono, i-rich pa rin yung plug reading. Siyempre, babawasan mo ngayon ng gas. So, pupunta ka dito. Okay? So, itataas mo itong adjuster niya. Ilagay mo sa number 2 or number 1 para sisikip dito. Yan. So, itutulak niya ito, itong ating needle, dito sa piston natin ito. Siyempre, pag tinaas mo yan, okay? Bababa siya ngayon. Pag-increase yung pagbaba ng ating needle, so itutulak niya dito sa ating main jet, yan. Tutulak niya yan. So mas less yung gas na papasok dito sa budos doon na maliit, okay? Ganun yun mga kabisik. Pag nakita mo na kahit anong higpit mo, mahigpit na i-reach pa rin. So magbabawas ka naman ng gas. Kaya tataas mo siya. Okay, tataas mo yung adjuster natin. Ito. Lagay mo si number 2 or number 1. Ganun ang ginagawa ko pag talagang hindi makuha sa tunuhan. Okay? Sa screw natin. Alright? So, yun lang mga kabisik and sana mayroon tayong natutunan sa pag-adjust ng ating tunuhan. Pag hindi mo makuha dito, punta ka dito. Okay? Sa needle natin. I-adjust mo siya. Alright? Kung wala pa rin, syempre, sa ibang bagay ka na pumunta. Sa halimbawa, air cleaner, baka madumi. Ganyan. Or yung kuryente natin mahina. Ganun mga kabisik. Or singaw yung ating mga valve seats, valves. Pwede mangyari man yun kaya hindi mo makuha yung tono, magandang tono ng iyong carb. Okay? So, yun lang mga kabisik. Thanks for watching. God bless.